May matalinong ang naging desisyon itong ang si Rob Pelinka, mga idol, patungkol dito sa Los Angeles Lakers at sa kanilang interest dito kay Patrick Beverly. Ngayon nga kasing narumor itong si Taylor Norton Tucker na maaari nga daw isang i-trade para dito kay Patrick Beverly. Ang nareport niya sa Lakers, ang nasabi nga daw nila, there is no interest in trading Taylor Norton Tucker for someone like Patrick Beverly. Nilinaw na nga mga idol ng Los Angeles Lakers ni Rob Pelinka na hindi nila kukunin itong si Patrick Beverly via trade. Ang tanging interest nga lang nila mga idol, ang tanging gusto nilang paraan ay isasign nga nila si Beverly kapag na-buyout nga siya sa team ng Utah Jazz. Dahil parang ayaw niya kasi maglaro sa isang rebuilding team. Kaya nga mga idol, kapag nag-complete full rebuild na ang team ng Jazz, siguro at may ikipag-usap si Beverly dito sa kanyang bagong team para nga sa buyout. At dun lamang daw susunggab itong Los Angeles Lakers sa pagkuha nga dito sa veteranong gwardya na si Patrick Beverly. At yan naman talaga mga idol ay isang matalinong move para nga dito kay Pelinka. Hindi naman din kasi nila priority si Pat Bev at bakit ititrade nga siya para sa isang batang player na si THT na mataas ang potensyal. Kaya nga't mukhang nasabi neto ni Rob Pelinka, hindi nyo kami maiisahan, hindi nyo makukuha itong si Horton Tucker para kay Beverly. At ito namang ating next balita mga idol ay patungkol kay Kevin Durant. Mukha nga nakatanggap siya ng bad news ngayong araw na ito. Nireport nga kasi neto ni Brian Windhorst na ang mga NBA executive nga daw ay nagbabakasyon na sa panahon na ito. At sa punto nga daw na ito ay itong team ng Brooklyn Nets ay mas gusto nang itong si Kevin Durant ay magstay sa kanila dahil wala nga silang trade na nakikita na hanap na gusto nila at sa tingin nga nilang fair para nga sa kapalit ni Kevin Durant. At kaya naman sigurado yan mga idol, nai-stress na rin niya si Kevin Durant dahil hanggang ngayon hindi pa nga siya natitrade. Dalawang linggo na nga mga idol ang kanyang hinihintay pero nakatunga nga pa rin siya. Nag-iisip siya saan ba ako pupunta na next na NBA team. Pero mukhang pinapalabas nga ng team ng Brooklyn Nets mga idol sa galaw na ito na ikaw Kevin Durant ay mag-i-stay sa amin kapag wala kaming nakita na trade na gusto namin. Yan nga mga idol ang leverage ng team ng Brooklyn Nets kay KD. 4 years pa ang natitira sa kontrata ni Kevin Durant at nasa kamay nga ni Sean Marks mga idol ang future eto ni Kevin Durant. At para na nga sa ating panghuling balita ay itong si Draymond Green pinagtanggol itong kanyang bata na si James Wiseman. Matapos nga ng kanyang first game back kung saan kumuha lamang siya ng 2 rebounds ay inasar nga siya ng maraming NBA fans. Pagkalaki-laki nga daw pero 2 rebound lang ang kanyang nakuha. Pero sinabi ni Draymond Green, nag-agree naman daw siya doon na hindi dapat 2 rebounds lang ang ginagawa neto ni James Wiseman. Pero sinabi niya nga mga idol, dahil nga daw halos 4 years na hindi nakapaglaro ng consistent basketball, etong si James Wiseman ay talagang mahihirapan siya. Ang rebounding daw ay hindi all about sa laki, hindi all about sa haba mo, kung hindi all about sa timing. Kapag hindi ka nga daw nakapaglaro ng matagal-tagal ay kailangan mo pa ng panahon para nga mag-adjust para mabalik mo yung timing mo pagdating sa rebounding. Which is hindi naman daw makaka-relate ang most of NBA fans dahil panay salita lang naman daw at hindi talaga alam kung ano ang basketball. At talaga namang may puntos dyan si Draymond Green na tumbok niya nga ang dapat na sabihin sa mga NBA fans na sinasabing bust nga daw itong si James Wiseman. Kababalik niya lang mga idol after almost a year. At siguradong pati nga sa season ay mag-i-struggle siya. Kaya nga dapat intindihin din ng mga Warriors fans itong si James Wiseman. Magkaroon nga ng kaunting pasensya dahil siguradong kailangan pa ng adjustment period ni James Wiseman after ng matagal na hindi niya paglalaro. Pero anyways nga mga idol, iyan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!